Ano ba ang masaya sa pagmumotor? Ito ba ang makarating mula apri hanggang matnog ng walang tigilan? Makikipagkararahan sa simentadong daan kasama ang mga kaibigan. Yung tamang lakbay, sabay picture sa mga sikat na tigilan. Iba't iba tayo ng definisyon tungkol sa bagay na ito. Pero kung hindi mo pa rin nararanasan ang tunay na ligaya gamit ang kabayong bakal, subukan mong bumalik sa lupang pinanggalingan. Sa mga bato, ginamit para itayo ang pinakang matitibay na pundasyon. At sa tubig, na sadyang nakakapagbigay ng buhay. Mga kaibigan, eto ang motor na para sa ibang klase, ang hanap. Andito tayo ngayon mga mamas boy, kasama tong CRF-150. Hindi ito sa akin, hindi rin pinahiram ni Honda, pinahiram sa akin ni Sir Jun Alcantara, shoutout Diablo Bikers. Para sa akin, ang enduro, aka trail bike, aka dual sport, tawagin nyo na kung anong gusto nyo tawagin, basta pang off-road, siya ang pinakang magandang pagtutunan ng pagmumotor. Bakit ka mo? Pag nasa rough road ka, hindi ka makakapagpatakbo ng mabilis. So lahat ng fundamentals ng pagmumotor, ituturo niya sa'yo ng mas mabagal. Sa takbong 10 km/h, ganito ang pakiramdam ng limit ng pag-skid ng gulong. Ito ang pakiramdam ng pag-slide. Ito ang pakiramdam ng sagad ang leaning angle. Ganito ang pagkakaiba pag unahan ng pinreno mo at ng hulihan. Tanungin kita, saan mo gustong mag-slide? Dito? Or dito? Alam ko iniisip nyo, pag nakakakita kayo ng mga enduro, mukha siya mataas, di ba? Mukhang hindi mo kayang imaneho. Well, ito po ay merong 34 inches na seat height. Para ma-visualize nyo, ang height ko ay 5'6" at ako ay nakatiptoe. Kung mas mababa ka sa akin, mahihirapan kang imaneho ito sa traffic at parking sa simula. So sa dalawang linggong paggamit ko sa kanya, ang masasabi ko lang talaga, ito ang the best na pwede mong bilhin na pang trail sa market ngayon. Bakit ko naman nasabi yon? Eh meron naman tayong Honda CRF250cc. Meron ding XR150, kaso dekarburador pa siya at mas bagay siya sa simento. Kawasaki KLX150, karburador din. Masyado nga lang maliit. Yamaha XTZ125, isa na namang dekarburador at mas mahina ang power. WR155, masakit ipang trail kasi mahal. Well, kung may balak kang mag-trail, malaking-malaking bagay na magaan ang iyong motor. Pagpalagay nating mas malaki ang CRF250, pero mabigat siya. Wherein compared dito na 122 kilograms lang, mas madali siyang buhatin, ibig sabihin mas less nakakapagod, at the same time, mas less yung prone niyang masira ang mga pyesa every time na bumabagsak ka. The bigger they are, the harder they fall. Simple physics, yo. Meron siyang 150cc single overhead cam na nag-generate ng nakakalula at nakakatakot sa kalsadang 12 horsepower. Kakainin to ng rider. Pero FI na siya, which is thank God for FI. Tuwing umaga, start agad. No more maintenance every 3 months. Ang aalagaan mo na lang ay yung battery. Siya ay merong electric starter. At pag naubos ang battery mo, meron ka pang kickstarter na medyo mahirap gamitin. Wait lang. Sayang oras nila, bilisan mo boy. Kagaya ng typical na Honda, buo at brusko ang tunog niya, lalo na pag nilagyan mo ng pipe. Wala siyang radiator. So para sa akin, hindi mo kailangan ng radiator kasi isa pa siyang bagay na pwedeng masira. So this is only air-cooled. Maximum RPM niya is 8,000 RPM. Limiter! Kung mapapansin nyo, hindi ganun kataas. Pero itong tanda nyo, the less RPMs, the more torque. At sa akyatan ng bundok, mas kailangan mo ang torque. Yung 12 horsepower, magagamit mo siya ng sagad na sagad within that range. So mararamdaman mo pa rin ang hatak.
Kaya nga, kung mapapansin nyo, ang mga truck at saka bus, mababa lang ang revolution. 5-speed ang kanyang gearbox na kayang umarangkada ng 0 to 60 sa loob ng 5 segundo. Okay, go! Isandaan naman sa 11 seconds. At ang kanyang pinakang top speed na electronically limited ay 113 kph. Na maabot niya sa loob ng 15 seconds. Okay, limit na. Ang preno sa harap at likod ay parehas disc brakes na gawa ng Nissin. Sa harap ay meron kang 240mm diameter na dual piston na nagbibigay ng magandang brake feel pero hindi siya kalakasan. Nakalagay din ito sa left side ng motor para magkaroon ng allowance ang brake line tuwing lumalaro ang iyong front suspension. Sa likod naman ay may 220mm disc na single piston na kayang ilock ang hulihang gulong pag gusto mong magpa-slide-slide. Suspension ay isa sa pinakamalaking bagay na ikinatuwa ko dito sa motor na to. Meron siyang front inverted telescopic forks na 37mm. Gawa ito ni Showa na merong suspension travel na 8.9 inches. Malaki na po to! At dito mo ma-appreciate yung kanyang suspension. Maliliit na pakupa ko, hindi mo na mararamdaman. Ang ganda, di ba? Yun namang rear shock na gawa ng ProLink. It's very sufficient. Wala naman akong nararamdamang inadequate sa kanya. Pakiramdam ko planted na planted. Same can be said pag nagmamaneho ako sa mga asfaltong daan. Sad to say, modified na yung kanyang bars. Pero sa tingin ko naman, yung stock bars niya is designed to last din, kagaya nito. Ito lang naka-install ngayon dito. Mas light lang siya, tsaka mas heavy duty. Ang kanyang headlight ay daytime running light, kaya lagi siyang buhay once na sinusian mo na siya. Halogen lang ang kanyang ilaw na sabihin na natin makaluma kasi ngayon ay puro LED na lumalabas eh. Meron siyang passing light switch na maganda ang pagkakalagay. Pindutin mo lang pababa yung high and low beam switch para ma-activate ito. Napakaganda kasi hinlalaki mo lang ang kailangan mong gamitin. Oh, di ba? Napakalaki din ang pindutan para sa busina kaya imposibleng hindi mo yan mahanap in case of emergencies. Ang kanyang dashboard ay simple lamang at maliit para hindi siya prone sa pagkakabasag. Meron siyang speedometer, odometer, dalawang trip meter at yung fuel gauge, pero wala siyang orasan. Ang kanyang upuan ay ang iyong typical na makitid na banana seat, kagaya ng sa mga dirt bike. Medyo madulas din siya kaya hindi masyadong makapit sa iyong pants at hindi rin ito ang pinakamalambot na upuan. Pero hindi naman sasakit ang puwet mo kahit mga dalawang oras kang bumabiyahe ng diretso. Ground clearance ay 285mm na sakto lang para makatawid ka sa mga ilog na ang lalim ay hanggang dibdib ni Dagul. Laking pasasalamat ko sa may-ari nito kasi hinayaan niya akong gamitin to ng kahit anong paraan na gusto ko. So inabuso ko talaga siya sa hangat makakaya ko. Okay. Hindi naman to the point na ibinangga ko siya sa pader, pero ilang beses akong sumemplang kagaya nito. Ito. Ito. At kani-kanina lang ito. Ang fairings niya ay gawa sa plastic na malleable. So hindi siya malutong. Malambot siya pag pinrest mo. Pero ang pros nun, hindi nga siya magka-crack. So it's really designed to last and for harsh environments. Foot pegs, shifters, brake levers, clutch levers, lahat yan gawa sa malambot na bakal na nababaluktot. Pero again, hindi napuputol. Yung tinidor, solid na solid ang feel, may rubber bushings dito sa clamp ng handlebars na mag-absorb ng impact. So ang nangyayari, mababaluktot lang siya, pero luluwagan mo lang yung nut sa ilalim, ia-align mo lang ulit. Okay na, walang nasira. Ang kanyang fuel capacity ay 7.2 liters, kasama na doon ang reserve, at ang gas cap niya ay plug-in operation. Kaya after mo magpagas, isalpak mo lang siya doon sa butas, ayos na, di mo na kailangang pitpihitin pa yan. So sa 2 weeks na paggamit ko sa kanya, tumakbo na ako ng 260 kilometers at 7 liters lang yung pinagas ko. So nag-a-average siya ng somewhere mga 38 kilometers per liter, which is very very tipid, di ba? Kasama pa yung pagpapainit mo ng makina tuwing umaga, tsaka yung mga rev bump na ginagawa mo. At yun nga, itong mga mapapanood yung clips. We'll be right back.
boy. Yeah. Cons. Ano naman ay kinasama nito? Siyempre, una sa lahat, medyo mahal, di ba? Pag tinignan mo, 136. What? Hindi practical. Bibili na lang ang NMAX. Gusto ko ipaalala sa inyo na ito'y dirt bike, ha? Kung taga-probinsya ka, kagaya nito, at gusto mo ng matinding motor na kayang tumagal ng 10-20 years, I think this is really a good option. Kumipiyok? Isa pang bagay na hindi ko nagustuhan dito, ang pangit ng reading ng fuel gauge. So tumatakbo na ako ng 160 kilometers, naka-full tank pa rin yung bars. Then pagpatakbo ng mga 170, biglang dalawang bar na lang natitira. So medyo inaccurate siya, no? Advice ko na lang din, basta tingnan mo lang yung trip meters mo. Pag naka 240 or 250, magpagas ka na. And last but not the least, although di ka naman talaga makakapagpatakbo ng 80 sa rough road most of the time, pero kung medyo professional rider ka na, you will not be interested on this anymore. Medyo may pagkamaamo ang pagkakadesign sa power delivery ni CRF. Kumbaga, design naman siyang dalhin ka kahit saan ng safe. Just look at the view, guys. Pero excitement-wise, 12 horsepower is really medyo meh, lalo na pag tumatakbo ka sa highway. Nakita ko ang sarili ko habang binabiyahe to from Lucena to Atimonan, naka fifth gear magdamag, tapos naka top speed, at pakiramdam ko parang napaka-boring. So that's the cons para sa CRF150. Nothing really bad, napakasulit. Styling is very modern, very similar dun sa kanyang CRF250 Big Brother. Head turner ba siya? Well, probably, kasi medyo bihira ka na makakita ng mga naka-dirt ngayon. So, mas bihira, mas pinapansin, di ba? Sa 2 weeks na pagtambay nitong CRF sa bahay namin, medyo napamahal na rin ako sa kanya. To the point na gusto ko na rin bumili, honestly. It's really a great experience. Alright! Grabe guys, ang ganda. Walang problema sa kanya ang gantong klaseng kalsada. So kung naghahanap ka ng motor na malakas ang power, mataas ang top speed, madaming kung ano nung electronic features, hindi ito ang motor na para sa'yo. As long as you have a reliable engine, solid suspension, adequate brakes, at very stiff chassis, at ilagay mo pa sa napakagaan na package, aba naman, sa tingin ko, solve ka na dito. So kung meron kang 136 dyan na pakalat-kalat, hindi ka magkakamali sa CRF.